YouTube boss Rino, welcome to my channel. So, pangit nung ano ko, no, hindi pantay. Sira kasi ito, naputol na to, dinikit ko lang. So, tumigas masyado, hindi pantay. Yan nyo na, maintindihan nyo yan. Maintindihan nyo naman ako. So, yun, isang babae multo ang nakisama sa online class. Mga estudyante kabado. Sa online class, madami dyan. Kasi, di ba, ano yan, pag online class, is zoom-zoom lang yan. So, marami papakita sa likod, malamang. Tapos, tawag ito ay Goosebumps Top 5. So, tryin natin ito bago pa tryin ang iba. Caught on tape. Yung maganda boses, si Goosebumps. Online class ghost. Halos lahat na ata ng teacher ay nakaranas na mag-online class, lalong-lalo na sa kasagsagan ng pandemic. Although maraming teachers na ang naka-experience nito, abet iilan lang ang nakaranas ng ganitong engkuwentro. Si Freddy Giando ay isang Twitter user at shinare niya ang video na ito. Makikita sa video ang isang Mexican teacher. Mag-isa lang umanawang teacher sa kanyang bagong biling bahay sa Nuevo Leon habang tinuturuan niya ang kanyang mga estudyante sa kanilang online class. Ngunit imbis na makinig at mag-focus sa teacher ang kanyang mga estudyante, nasa iba ang mga atensyon nito. Habang nagkaklase ang teacher, tila may iba daw umanong nararamdaman ng mga estudyante matapos ang ilang minuto sa online class. Isang korte ng ulo na may mahabang buhok ang makikita sa likod ng teacher. Ito ay may unnatural na movement at hindi malinaw kung ano ito. Halatang may nararamdaman ang teacher sa kanyang likod dahil mapapansin na lumingon ito sa direction ng misteryosong entity. Ngunit tingin ng teacher, ang alagang aso lamang daw niya ito. Hindi nagtagal, tuluyan ang nagpakita ang misteryosong entity. Isang female figure na may maputlang mukha at mahabang buhok ang mabilis na sumilip mula sa likod ng pinto. Maitindi ng paligid ng mata nito, pero maaaring dahil lang ito sa quality ng video. Makikita din na naglakad pa ito upang magtago sa likod ng pinto. At agad din umatras bago pa man ito makita ng teacher. Ang entity ay nahagip ng camera na nakita din ng mga estudyante. Sabi ng guro ay mag-isa lamang din siya sa mga oras na yon. So, imposibleng may nakita silang ibang tao. And at some point, nagpa siya ang teacher na isara na lang ang pinto upang mawala ang distraction at mag-focus na umano sa klase ang mga estudyante. Tila porsigido na makinig at matuto ang multo. Bumukas pa yung pinto. Dito. Utang ilang gago ka, hayop ka. Sa huli, ipinakita ng teacher na siya lang at ang kanyang alagang aso lang ang nasa bahay para matigil na umano ang kakulitan ng kanyang mga estudyante. Ala. Soy solo, estoy con mi perro. Marami ang naniniwala na isa lang itong elaborate setup ng teacher upang takutin ang kanyang mga estudyante. Pero ang iba naman ay kumbinsido na isa talaga itong paranormal encounter. Ano sa palagay niyo? Isa kaya itong multo na gusto lang matuto o isa lang itong elaborate hoax? Kayo na ang humusga. Kawawa naman yung mga bata. Paano kung yung mga bata ay mga ano? Hindi siguro gagawin ng teacher yan. Unless kung totoo siyang teacher o hindi ha. Baka hindi siya totoong teacher. Pero kung totoo siyang teacher, hindi siguro gagawin niya. Kasi kung mga bata, hindi ko alam ha. Siguro kung college na, okay lang. Pero kung mga bata, baka matrauma. Kung teacher ko yan, matatrauma ako eh. Hindi na ako papasok. May dahilan na ako. Beastly apparition. Sa gabing ito, nag-live stream si Omar kasama ang kanyang kaibigan na si James. Ito ay isang overnight challenge sa isa sa pinakahanid na lugar sa States. Ipinost ang video sa kanyang YouTube channel na Omar Ghost TV. Inexplore nila ang isang abandoned prison sa Fort Lauderdale, Florida, ang Broward Correctional Institution. Ang abandoned jail na ito ay tinayo noong 1977 and it was intended solely for male inmates. Ngunit kinalauna nito ay na-convert bilang isang maximum security prison for women. Isipin niyo yung papasok kayo dyan na may mga preso na nakakatakot na, di ba? Kahit na mga nasa selda sila. Tapos ngayon, papasukin mo ng gabi na wala ng tao na abandoned. Ako po. Dito nagstay ang mga death row inmates bago ang kanilang execution day. Sigurado ang dating prison ay kilala sa mga ex-housemates nitong sina Judy Buenano, aka the Black Widow. Isang serial killer na naglaso ng kanyang unang asawa nang lunod sa kanyang partially paralyzed na anak putang at ang pagtangkang pagbomba sa kanyang second husband. Pucha. Isa pang kilalang former resident ng prison ay si Eileen Wuornos, aka the Highway Killer. Siya ang dahilan ng pagkawala ng pitong buhay ng mga kalalakihan sa area. Oh, nakapasa shit. Rin siya sa psycho test. And fun fact,
Ginawan rin ng pelikula ang kanyang buhay. Oh, si ano to ha? Oh, si yung magaling na artista na babae. Ang abandoned prison ay nasunog noong 2012 at ang nakapagtataka umano ayon sa mga rumisponde ay wala namang live wire na nagrerun sa presinto. Sa simula pa lang naglalag na ang camera nila Omar, nakarinig rin sila ng mga strange noises. At higit sa lahat ay nakaramdam daw sila ng sadness at heaviness sa kanilang dibdib. Maikli lamang ang exploration sapagkat nakaengkwentro na ng mga homeless persons sila Omar. Ligtas naman silang nakauwi at matapos nila maipost ang video sa YouTube, may nag-point out na may nakuha umano siyang nakakatakot na apparition. Habang naglilibot sila Omar sa labas ng presinto, may napansin ng isa sa kanilang subscriber. It's huge. It's like a whole town. James, you want to go inside one of these places again? Galing yung mag-English, no? Let me know in the comments if you guys can see like anything. Uy, parang meron dito sa bintana na to. Nakita nyo ba yun? Shit, meron nga. Sa isang nga. Sirang bintana, may nahagip ang camera ni Omar na isang beastly looking na mukha. Ito ay halatang hindi napansin ni Omar at that time. Kung papansinin, sa unang beses na maiwan ito ni Omar ay wala naman mukha ditong makikita. Pero nang mailawan niya ito muli, tila ba may nakadungaw na dito? At tila ba tahimik na nanonood sa Explorer? Isa nga kayang paranormal entity ang na-capture ni Omar? Or isa lang itong case ng pareidolia? Panoorin ang full exploration sa channel ni Omar at kayo na ang humusga. Yung lugar pala nakakatakot na yun. Good job yung mga ganyan yung mga pinupuntahan yung lugar. Doon pala nakakatakot na. The Shadow. Isang unsettling na video ang ipinost ni Ala sa kanyang YouTube channel nitong nakaraang June 12, 2022. Ito, sa video muling binisita ng Urban Explorer ang abandonadong building na ito. May kasama umano siyang iba pero siya lang ang tanging papasok upang mag-investigate. Pero mukhang malabo ito dahil sa simula pa lang, hindi na ata siya nag-iisa. Okay. أنا هنا رجعت تقريبا. الله القوي وأنتم الضعفاء. حسبي الله ونعم الوكيل. طبي وقع مكتاجو لما بس كجان كيكيل كتا. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله القوي وأنتم الضعفاء. Napapairit tuloy si si kuya eh, si ate. Si kuya eh. Ishvi! Uy, swimming pool. Hasbunallah wa na'mal wakil! Habang nag-e-explore si Ala, bigla umanong gumulong ang isang desk. Siya lang ang pumasok sa building at ang iba niyang kasama ay naghihintay lamang sa labas. So, ano kaya ang sanhi nito? Oh, tang ina. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Oh, gago, nagsisira. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ah, puta. La. Gago, alis ka na tayo, alis na tayo dito, galit na 'yan. Nagbabasag na ng ano, basag na si na ano, yung ilaw. Lalapit pa, tapang naman ito ni Ala, ah. حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إن كان هذا سحر فابطله اللهم إن كان هذا سحر فابطله اللهم إن كان هذا هو القوي وأنتم الضعفاء حسبنا الله ونعم الوكيل. Isang disturbance ang nangyari di kalayuan kay Allah. Ang nananahimik na lalagyan ng ilaw ay bigla na lang gumalaw ng bayolente. Tila ba nagwawala kung sino man o ano ang kumokontrol dito? Nagsibagsakan din ang kisame at alikabok dahil sa lakas ng yugyug nito. But eventually ito ay kumalma at nagawa itong imbestigahan ni Allah. Walang nahagip na kahit anumang entity sa taas ng mga ilaw at hindi rin kita kung may tali ba o may kahit anong contraption na ginamit upang pagalawin ito. Nagpatuloy sa pag-explore si Allah at nang nakaakyat na siya sa pangalawang palapag ng gusali, things just got out of hand. Grabe yung ano, nakakatakot. Jody Fish and Bean, folks. No!
Tangin mo niyon. Gago ka. Out of nowhere, bigla na lang tumumba kay Ala ang iniimbestigahan niyang cabinet. Buti na lang ay may mga kasama siyang nakaabang at sa huli ay ligtas siyang natagpuan ng mga ito. Ano kaya ang sanhi ng mga ito? Is it a ghost or is it something more sinister? Kung mayroon kayong matanglawin, mapapansin na sa simula pa lang ng video, habang papasok pa lamang si Ala ng gusali, may nahagip na ang kanyang camera. Ito ay may maitim at mahirap maipaliwanag ang hugis o korte nito, tila isang formless shadow kung iisipin. Ito kaya ay nasa second floor at parabang pinagmamasdan nito ang explorer ng mga sandaling iyon. Ito ay nasa second floor at parabang pinagmamasdan nito ang explorer ng mga sandaling iyon. Ayon sa ilan, mukha daw itong kamay. At ang entity na nagmamay-ari nito ay isang evil spirit na kung tawagin ay Jin. Ang mga Jin ay mga espiritu na nabuo sa itim at masamang elemento. Ano sa tingin niyo mga ka-goosebumps? Isa na nga kaya itong sighting ng Jin o isa itong ghost caught on tape? Panoorin ang buong episode sa channel ni Ala at kayo na ang humusga. The Basement Escape Room. From the TikTok page na The Basement Escape Room, ang mga susunod na video ay na-capture ng mga worker dito. Ito ay ang kanilang mga first-hand experience sa mga paranormal event na kanilang nararanasan. Ang building ay naka-base sa Los Angeles, isang thriller experience ang mararanasan mo sa kanilang games na ang main goal ay masolve ang mga puzzles upang makalabas ng room. Ngunit hindi lang mga guest ang naka-experience ng thrill kundi pati na rin ang mga employees. Naniniwala sila na haunted daw umano ang building. Sa video na ito, makikita ang isa sa mga staff na tila pinaglalaroan ng isang ghost. So this happened. Door opens by itself. But you know what, maybe it just wasn't closed all the way. So our employee Dylan comes into the mid-lobby and sees the door open and he's like, I'm pretty sure I actually already closed this, but he closes it again. Walks back up to the lobby to finish opening everything up, like turning everything on and stuff. I fast forward here because nothing really happens, but watch this. Oh, bumukas ulit. Door fully opens by itself again. Dylan, he's the only person in the building at this point. So he comes back and goes, what? he's scared because how did this door open by itself? He closes it and makes his way to the back to wait for someone else to show up. Ang mga ito ay nakuha sa CCTV at matapos ito maipost ay nag-escalate lang ang mga events. Boom! Boom! Patay! Isa o manang orb ang makikita sa footage. Ang orb ay may kakayahang maka-impluensya ng mga bagay sa paligid nito. Kaya naman, mas tumibay pa ang paniniwala ng mga staff. Ang videong ito ay nakuha sa isang game host na nagngangalang Anna sa isang room na kung tawagin ay Mother's Room. Nakaranas din umano ng matinding sakit sa likod ng ulo si Anna habang finifilm niya ang pangyayari. Makikita na mag-isang gumalawang chandelier sa room ayon kay Anna. Di daw ito ang unang beses na na-witness niya ang bizarre na pangyayari. Ito pa ang isang nakakapanindig balahibong experience na naranasan ng isang staff. 12:14 PM umano nang pumasok ng maaga ang isang staff para i-prepare ang venue na gagamitin sa araw na yon. Di pa man nagsisimula ang escape game, tila may na-trap na sa isang room. Ito, nakakatakot to sigurado. Ah, puntang ina mo. Galit na galit ah. Shhh, takot ako. Grabe, escape room nung lupit ito. Tangina, nagagalaw yung upuan na yan. Malalakas na kalabog ng pinto ang sumalubong sa morning shift at agad-agad niyang inilabas ang kanyang phone para mag-record.
Ayon sa isang comments, mukhang isang prank lang ito na masyadong sineryoso. Pero ayon naman sa staff, nakakaramdam din daw siya ng kalmot at paghila ng buhok sa tuwing sila ay mag-isa. So, I'm watching the cameras and I think I just saw Hayley behind the green screen, so I think I'm gonna try to see if I can scare her first. Puta naman, mga pinagagawa niya. Ba naman mga trip niya? Ow! Ang babae sa video na si Megan ay tinangkang i-reverse ang pananakot ng co-worker niyang si Hayley. Tradisyon na umano nila na magtago sa mga kanto upang takutin ang isa't isa. Pero sa pagkakataong ito, mukhang nakita na ni Megan ang kanyang katapat. Makikita na tila may nakatago sa likod ng green screen. Pero nang buksan ito ni Megan, laking gulat niya nang wala siyang nakitang kahit sino sa likod nito. Ito raw ang unang beses na nakakita sila ng something humanoid sa set. Labis ang takot na kanilang nararamdaman, pero despite of all this, patuloy pa rin sila sa pag-update at pag-share ng kanilang mga experience. Isa nga kaya itong real evidence ng ghost at poltergeist? Check out their TikTok account, and as usual, kayo na ang humusga. Voices. Nakakatakot yung boses niya. Voices. Ang short clip na ito ay galing kay Reddit user Reddit Bans Free Speaks, isang avid airsofter ang Reddit user, at sa isang pagkakataon, nagtamo siya ng isang eye injury na sanhi ng isang double B gun. Kinailangan siyang isakay sa ambulance at matapos siyang bigyan ng first aid, kalmado niyang finilm ang kanyang sarili. Tangina, saan ka nakakita na ganyan sa bagay? Oh? Ano ba? Isang boses ng lalaki ang tila bumulong umano sa phone ng Reddit user. Ayon sa kanya, mag-isa lang daw siya sa loob. At narinig ito matapos isara ang unang pinto ng ambulansya. Itinanggi ng Reddit user na hindi ang driver ang bumulong malapit sa kanyang phone. Dahil napaka-weird naman para bumulong ito out of the blue malapit sa kanyang phone. Tingin ng binatilyo, isa umano itong residual energy na naiwan ng ghost na sumakabilang buhay sa loob ng ambulansya. Another ghost chilling footage ay galing din sa Reddit, and at this time, ang nag-post nito ay si Summer 1116. Wag bata. Ayon kay Summer, ang video ay nakuha 4 years ago pa. Madalas umano makipag-usap ang kanyang anak na si Grayson sa hangin, at isang beses galit na galit umano ito. Kaya naman naisipan niyang i-record ang buong pangyayari. It was only a few years later nang binalikan niya ang mga recordings nang may mapansin siyang kakaiba sa footage. Grayson, who are you talking to? Who are you yelling at? No! Narinig niyo ba yun? Hindi. Matapos magwala ng bata, maririnig ang boses na tila nagsabi ng sorry. Kung kanino man nagagalit si Grayson, mukhang nagigilty ito at nais nito humingi ng tawad. Maririnig din ng ilang beses ang boses, subalit mahirap itong intindihin. Grayson, who are you talking to? Who are you yelling at? No! Grayson! Parang narinig yung bata, ano? Ayon sa isang comment, mukhang tuluyan na daw na puno si Grayson sa kung sino o anuman ang kinakausap nito. Ano sa palagay nyo ang pinagtatalunan ng dalawa? Let me know sa comment section. Reminder lang din para sa may mga maliliit na anak dyan. Lagi niyong ihanda ang inyong mga cellphone in case magsalita ng mag-isa ang inyong mga chikiting. At huwag niyo itong kalimutan na isend sa amin. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na amin. Yung pala yun, isesend sa kanila. Ito talaga. Pagbata talaga. No? Ang hirap. Ano yun? Pagbata. Ang haba pala nito. Naubos na yung kape ko. Oh, wala muna tayong shoutout. Naka-charge yung phone ko eh. Next video, may shoutout tayo. So, yun, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Just dirt on my hands.